flow rate, eye ratio, at sensitivity. Let's discuss these three settings. Continuation to ng video ko about ventilator settings. Bago tayo magsimula guys, let me introduce myself. Ako pala si Drex and I am a respiratory therapist. Una nating pag-usapan ang peak inspiratory flow rate or in short, flow rate. Ano bang unang pumapasok sa isip natin kapag sinabi nating flow? Diba sa Tagalog ang flow ay daloy? Since about sa ventilator ang topic natin, malamang ang tinutukoy natin dito ay ang daloy ng hangin. Ngayon, kapag sinabi nating flow rate, ibig sabihin ito yung bilis ng pagdaloy ng hangin. At kapag sinabi nating peak inspiratory flow rate, ito ay ang maximum o ang pinakamabilis na pagdaloy ng hangin papunta sa ating baga. Ang flow rate ay may kinalaman sa tidal volume. Recap lang tayo sa tidal volume guys. Sa ventilator, kapag sinabi nating tidal volume, ito ay ang dami ng hangin na ipapasok natin sa baga ng pasyente sa isang hininga. Halimbawa, ang sinet kong tidal volume ay 500 ml. Itong 500 ml na tidal volume na sinet ko, gaano kabilis kong ipapasok to sa baga ng pasyente? So dito papasok ang flow rate. Ang normal flow rate na dapat natin iset sa ventilator ay 60 liters per minute. So kung nagset ako ng 60 liters per minute na flow rate, ito na ngayon ang magiging maximum na bilis ng pagpasok ng 500 ml na tidal volume papunta sa baga ng pasyente. May mga pasyente na kailangan ng mahaba-habang exhalation. Dahil dito, pwede nating maakyat ang flow rate up to 120 liters per minute. Pag-usapan naman natin ngayon ang IE ratio. IE ratio stands for Inspiratory-Expiratory Ratio. Ano ba ang meaning ng salitang ratio? Ratio meaning yung proportional relation ng dalawang bagay. For example, may dalawang nurse at may walong pasyente. So paano ang hatian ng pasyente? Malamang kada isang nurse ay hahawak ng apat na pasyente. So ang ratio ng nurse sa pasyente ay 1:4. From the word itself, IE ratio meaning ratio ito ng duration ng inhalation compared sa duration ng exhalation. Meron tayong tinatawag na inspiratory time, meaning yung oras na ginugol mo sa pag-inhale. At kapag sinabi nating expiratory time, yung oras na ginugol mo sa pag-exhale. Magbibigay ako ng example. Nag-set ako ng 1:2 na IE ratio sa pasyente ko. Ibig sabihin, sa 1 na inspiratory time times 2 sa expiratory time. Kung ang inspiratory time ng pasyente ko ay 0.5 second, ang magiging expiratory time niya ay 1 second. Dahil 0.5 times 2, ang sagot ay 1. Another example, nag-set ako ng IE ratio na 1:3. Kung ang sinet kong inspiratory time ay 0.7, ano ang magiging expiratory time ng pasyente ko? Pakisagot yan sa comment section. Ang normal IE ratio na pwede nating iset sa ventilator ay between 1:2 to 1:4. May mga pasyente na nagkakaroon ng air trapping sa kanilang baga. Air trapping meaning maraming hangin ang naiwan sa loob ng baga na hindi na ilabas. Ang mga pasyenteng ito ay kailangan na mataas na IE ratio. Sabihin natin mga 1:3. Kailangan kasi mas mahaba ang kanilang exhalation para mailabas ang sobrang hangin sa kanilang baga. Okay, proceed na tayo sa trigger sensitivity or in short, sensitivity. Kapag sinabi mong sensitivity, papasok dyan ang salitang negative pressure. Ano ba ang ibig sabihin ng negative pressure? Ito yung vacuum o ang puwersa na siyang humihila ng hangin papunta sa baga natin.
Lahat tayo ay nagkakaroon ng negative pressure sa loob ng chest cavity natin dahil ito sa pag-contract ng diaphragm at intercostal muscles. Kung walang negative pressure, walang hihila ng hangin papunta sa loob ng baga natin. Yung negative pressure na to, katumbas to ng effort natin sa pag-inhale. The more na may effort tayo sa pag-inhale ng hangin, the more tataas ang negative pressure sa chest natin. Ngayon, balik tayo sa sensitivity. Ang sensitivity ay ang magsasabi sa ventilator na bigyan ng hininga ang pasyente. Depende dun sa effort ng pasyente. Halimbawa, nag-set ako ng negative 3 na sensitivity. Ngayon, ang pasyente ko ay nag-generate ng negative pressure na negative 1. Kumbaga, yung negative 1, yun yung effort niya. Dahil hindi pa umabot sa negative 3 ang effort ng pasyente ko, hindi siya mabibigyan ng ventilator ng hininga. Kaya guys, careful tayo sa pag-adjust natin ng sensitivity. Ang normal sensitivity na pwede nating maset ay nasa negative 1 to negative 2. That's all for today, guys. Thank you for watching.